ang Pirates of the Caribbean at World's End ang mapapanood yung malupit na Tagalog recap sa video na ito mga Juan. Ito ay isang action-adventure fantasy film na na-release noong 2007 at siguradong magugustuhan nyo. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating astig na Tagalog movie recap. Mula nang makuha ni Lord Cutler Beckett ng East India Trading Company ang Dead Man's Chest ay sinimulan na niya ang kanilang gera laban sa mga pirata. Pinag-utos ni Beckett na bitayin ang nadakip nilang napakaraming mga pirata pati na ang mga taong tumulong sa mga pirata. Sa sunod na eksena sa Singapore, ang mga pirata na sina Pintel, Joshami Gibbs, Ragetti at ang iba pa ay palihim na tinahak ang sewers. Habang ang babaeng si Elizabeth Swan ay hinarap ng piratang si Tai Huang at nakipagkita sa kanya roon si Captain Hector Barbosa. Pagkatapos ay bago iharap ni Huang ang dalawa sa kanyang master ay pinaiwan niya sa kanila ang mga armas nila. Kalaunan ay nakaharap na nina Barbosa ang Singapore Pirate Lord na si Captain Sao Feng. Napunta raw sila roon upang mag-request kay Feng ng barko at mga crew para sa paglalakbay nila papunta sa locker ni Davy Jones. Subalit binunyag ng Pirate Lord na nahuli nila nakaraan lang ang lalaking si Will Turner na planong nakawin ang kanyang navigational chart. Nalaman ni Sao Feng na kasamahan ni na Barbosa si Will nang sasaksakin niya ito at biglang napailing si Elizabeth. Galit na nagtaka naman ang kapitan kung bakit nila nais pumunta sa locker ni Davy Jones pero sinabi ni Will na plano nilang iligtas si Captain Jack Sparrow sa locker dahil isa rin siya sa siyam na Pirate Lord. Dagdag pa ni Barbosa na plano rin nilang pagsamahin ang Brethren Court at dahil hawak ni Jack ang isa sa Pieces of Eight ay kailangan nila siyang mabalik. Nang napansin naman ni Feng na may espiya roon na nagpapanggap na tauhan niya ay inakala niyang kasamahan rin ito ni na Barbosa. Sina Gibbs naman na napatumba na ang mga tauhan ni Sao Feng sa ilalim ay mabilis na hinagisan sina Elizabeth at Barbosa ng mga espada. Subalit biglang sinugod sila roon ng napakaraming sundalo ng East India Trading Company at ang grupo ni na Captain Sao Feng at ni na Captain Barbosa ay buong lakas na nakipaglaban sa mga ito. Ang mga sundalo ay pinangungunahan ng assistant ni Beckett na si Mercer at sa patuloy na pakikipagsagupaan sa kanila ng dalawang kampo ng mga pirata ay napunta ang matinding bakbakan nila sa mga lansangan ng Singapore. Ilang saglit sina Will at Sao Feng ay palihim na nag-usap sa isang tabi at sinabi ng lalaki rito na tutulungan niya siya na makipagkasundo kay Beckett kapalit ng pagtulong sa kanya na makuha ang Black Pearl upang mapalaya ang kanyang ama. Narinig ni Mercer ang pag-uusap nila at habang nagpatuloy na nakipaglaban si Sao Feng kasama ng kanyang tauhan ay binigay niya kina Will ang navigational chart. Sinamahan pa sila ng ilang crew ng Pirate Lord sa kanilang barko na ang Haifeng upang makatakas mula sa mga sundalo ng EITC at kasama ni na Elizabeth sa paglayag nila ang voodoo priestess na si Tia Dalma. Sa sunod na araw ay habang naglalayag ang grupo sa nagyayelong karagatan ay nagtaka si na Pintel kung bakit hindi nalang buhayin ni Tia si Jack katulad ng ginawa niya kay Barbosa. Pinaliwanag ng babae na ang katawan at kaluluwa ni Jack kasama ang Black Pearl ay hindi nasawi kundi pinunta sa locker ni Davy Jones upang doon habang buhay na parusahan. Samantala si Norrington ay ginawa ng Admiral ni Lord Beckett. Habang si Governor Swan ay puwersahang pinapapirma ni Beckett ng mga kautusan sa pagbitay ng mga pirata na nahuli nila. Ni-report naman sa kanya ni Mercer ang tungkol sa Pieces of Eight ng siyam na Pirate Lord at ang gaganapin na pagpupulong ng mga ito na ang Brethren Court pero hindi niya nalaman ang lokasyon ng meeting. Sa sunod na eksena mula sa utos ng East India Trading Company ang barkong Flying Dutchman ni Captain Davy Jones ay walang awang nagpabagsak ng napakaraming barko ng mga pirata sa karagatan. Kinatuwa ito ni Lord Beckett at agad na dinala nila ang Dead Man's Chest sa Flying Dutchman. Galit na tumutol si Jones sa pagdala roon ng baul pero sinabi ni Beckett na ginawa niya yon upang makasigurado silang gagawin niya ang mga pag-uutos nila. Wala namang nagawa ang kapitan ng nilagay na ang baul sa chamber niya at tinutukan ito ng baril ng mga sundalo. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong a-upload na mga exciting na recap katulad nito. Pagsapit ng gabi ang grupo ni na Captain Barbosa ay nakarating na sa dulo ng mundo o ang World's End at nang napalapit sila sa napakalaking talon ay mas lalo pang nilapit ng kapitan ang barko nila rito. Sinubukang ilayag ng mga crew ang Haifeng palayo ngunit hindi nagtagal ay malakas na naanod pa rin pababa ang barko sa talon. Samantala si Captain Jack Sparrow sa dimension ng locker ni Davy Jones ay nagduduse sa mga hallucination habang nakikita ang mga bersyon niya bilang mga crew ng Black Pearl ngunit hindi niya mapagsabihan ang mga ito. Sa kasalukuyan na yon ay bagaman nasira ang barko ni na Captain Barbosa ay nagtagumpay ang buong grupo nila na makarating sa Davy Jones locker. Si Jack naman ay naisipan na lang bumaba sa Black Pearl at nakakita siya roon ng napakaraming puting alimango.
Ang lahat ng mga ito ay gumulong sa ilalim ng barko upang paandarin ang Black Pearl palayo ng disyerto. Ilang saglit ay nakarating si Jack sa Pampang kung nasaan sina Barbosa at laking gulat nila na makita siya sakay ng Black Pearl papunta sa dagat. Ang mga puting alimango pala ay kinontrol ni Tia Dalma. Kalaunan ay pinaliwanag ni Noel kay Jack ang pagkontrol ni Beckett sa mga karagatan dahil napunta sa kanya ang puso ni Jones. Kahit naman ayaw niyang isampa sa Black Pearl sina Barbosa at sina Elizabeth na nagtangkang pumatay sa kanya nakaraan ay pinayagan niya na rin sila dahil nasa kanila ang navigational chart. Maya-maya ay nagsimula na silang lahat na maglayag sa karagatan ng locker ni Davy Jones. Pagsapit ng gabi ay nakakita sina Ragetti ng napakaraming patay na katawan sa ilalim ng karagatan. Pinaliwanag ni Tia Dalma na noong tao pa si Davy Jones ay inatasan siya ng goddess na si Calypso na ihatid sa kabilang buhay ang mga taong namamatay sa karagatan. Ngunit kalaunan ay hindi niya ito sinunod hanggang sa naging halimaw ang itsura niya. Ilang saglit ay napadaan naman ang Black Pearl sa mga namatay na tao na nakasakay sa mga bangka at nakita roon ni Elizabeth ang ama niyang si Governor Swan. Pinaliwanag ng ama na nalaman niyang kung sino mang sasaksak sa puso ng dead man's chest ay kailangang palitan nito ng puso ng taong sumaksak at siya ay walang hanggang maglalayag sa mga karagatan. Ito raw ang mga naalala niya bago siya mamatay. Pero nang naghagis sa kanya ng lubid si Elizabeth ay hindi niya ito kinuha upang magpatuloy na mamangka na labis na kinalungkot ng babae. Sa sunod na araw ay napansin ni Tia Dalma na naglalayag lang sila sa walang hanggang karagatan ng locker ni Davy Jones habang naubusan pa sila ng supply ng tubig. Pero si Captain Jack ay nalaman ng kahulugan ng mga kataga sa navigational chart na up is down. Agad na gumawa siya ng paraan upang magpuntahan sa magkabilang gilid ng Black Pearl ang lahat ng mga crew ng sagayon ay mauga nila ang barko. Si Barbosa naman na nalaman ng plano ni Jack ay pinatanggal ang gapos ng mga kanyo nila upang mas lalong mapatagilid ang Black Pearl. Hindi nagtagal ay nagtagumpay ang grupo ni Captain Jack na mabaliktad sa karagatan ang barko nila at pag ibabaw nito muli sa tubig ay bumalik na sila sa lupain ng mga buhay. Mabilis na nagtutukan naman ng mga baril sina Barbosa at Jack pati na ang iba pa. Sinabihan ni Barbosa si Jack na sasama siya sa kanila sa Shipwreck Cove upang dumalo sa Brethren Court. Pero tumanggi siya dahil mas nais raw niyang lumayo sa kanila. Kalaunan ay napansin nilang nabasa pala ng tubig ang pulbura sa mga baril nila at si Will ay nakakita sa chart ng kalapit na isla na maaari nilang makuhaan ng supply ng tubig. Maya-maya pagpunta ni na Jack roon ay nakita nila ang bangkay ng Kraken na pinatay ni na Davy Jones dahil sa utos ni Lord Beckett. Dito na nagdesisyon ng bida na dumalo sa Brethren Court at pinuntahan na nila ang sapa ng isla upang makakuha ng tubig. Subalit biglang tinutukan sila ng baril ni na Tai Huang at dumating sa lugar ang barko ni na Sao Feng na ang Empress. Puwersahang binalik ng grupo ni Huang sina Jack sa Black Pearl at binunyag ni Will na nakipagkasundo siya kay Feng upang makuha ang barkong iyon at mapalaya ang ama niya. Hindi nagtagal ay dumating rin sa lugar ang barko ni na Beckett na ang HMS Endeavor at si Captain Sao Feng ay agad na dinala si Jack sa kanila. Pagkatapos ay nag-offer sa kanya si Lord Beckett ng kasunduan na sabihin sa kanya ang mga impormasyon tungkol sa Brethren Court kapalit ng kalayaan niya at pagbaba ng kasunduan nila ni Jones. Pumayag naman ang bida kay Beckett at sinabihan na sasamahan niya siya papunta sa fortress na ang Shipwreck Cove kung saan gaganapin ang pagpupulong. Pagkatapos ay hihikayatin niya ang mga pirate lord na lumabas sa fortress upang matugis nila ang mga ito. Samantala si Feng ay hindi tumupad sa usapan nila ni Will at pinadakip niya siya upang maangkin ang Black Pearl subalit sinabihan siya ni Mercer na ang barko ay pagmamay-ari na ng kumpanya nila. Inis na nasabi ni Sao Feng kay Barbosa na ang mga pirata ay magagapinan ni na Beckett dahil nasa kanila na ang Flying Dutchman at ang Black Pearl. Dito na binunyag sa kanya ni Barbosa na isa sa crew niya ang goddess na si Calypso na natrap sa katawan ng tao. Pero magagawa nilang mapakawalan siya gamit ang siyam na pieces of eight ng Brethren Court at gamit ang kapangyarihan ng goddess ay magagapi nila ang buong puwersa ng EITC. Si Feng naman ay naisipang putulin na ang pakikipag-isa kina Beckett kung isasama ni Barbosa sa kanila si Elizabeth. Agad na sumang-ayon sina Barbosa at Elizabeth kay Sao Feng upang makalaya sila sa EITC. Pagkatapos ay kasama ang babae ay hinayaan ni Feng na makatakas ang Black Pearl at gamit ang mga kanyon ni na Captain Barbosa ay inatake nila ang barko ni Lord Beckett. Kinalaban nila ang mga sundalo ng East India Trading Company na nakasampa sa Black Pearl at si Mercer ay nagmadaling tumalon sa dagat. Si Captain Jack naman ay pinasabog ang kanyon ni na Beckett upang mawasak ang poste nila at makabalik siya sa Black Pearl. Nang planong sundan ni Lord Beckett sina Jack ay biglang bumagsak ang malaking poste ng layag nila.
Pagsapit ng gabi ay kaya pala dinala ni Southeng si Elizabeth sa kanilang barko ay dahil inakala niyang siya si Calypso at hinayaan lang siya ng babae sa akala niya. Subalit mula sa utos ni Beckett ay agad na inatake ng Flying Dutchman ni Captain Davy Jones at ng mga sundalo ng EITC ang Empress ship ni Feng. Malubhang natarak kay Southeng ang malaking debris ng barko at bago siya bawian ng buhay ay ginawa niyang kapitan ng Empress si Elizabeth. Pagkatapos ay binigay sa babae ang kanyang piece of eight. Kalaunan ay nadakip sina Elizabeth ng mga sundalo at ang lahat ng crew ng Empress ship. Nang nakaharap ng babae si Admiral Norrington ay labis na nagalit siya rito dahil sa pag-anib niya sa mga kalaban nila. Habang hila ng Flying Dutchman ang Empress ay kinulong sina Elizabeth sa mababang palapag ng barko at nakita niya sa selda ang ama ni Will na si Bootstrap Bill Turner na nakakulong rin roon. Na-realize ni Bill na si Elizabeth ang kasintahan ng anak niya at malamang ay mas pipiliin itong iligtas siya kaysa sa kanya. Ngunit pagbalik ni Bootstrap sa kanyang pwesto ay biglang hindi na niya naalala ang mga nasabi niya sa babae. Sa sunod na araw ay nakakita sina Beckett ng labi ng isang lalaki sa karagatan at may dalang bote na naglalaman ng logo ng kumpanya nila. Napansin ni Beckett na marami pa nito sa karagatan at na-realize niyang galing ang mga katawan sa isang traidor na crew ng Black Pearl upang masundan nila sila papunta sa lokasyon ng Shipwreck Cove. Kinagabihan ay napagdesisyonan ni Admiral Norrington na tulungan sina Elizabeth na makatakas sa Flying Dutchman. Agad na gumapang ang mga crew sa mga lubid upang makabalik sa Empress ship. Bago umalis ay sinabihan naman niya ang babae na huwag pumunta sa Shipwreck Cove dahil nabalitaan niyang may traidor sa kanila na pumanig kina Beckett. Kalaunan si Bootstrap ay napansin sina Norrington pero agad na binaril niya ang lubid ng Empress ship. Subalit si Bootstrap na ang tanging naaalala lang ay dapat ay walang aalis sa barko ay biglang sinaksak ang Admiral na agad na kinamatay niya. Sa sunod na eksena ay makikitang si Will pala ang naghuhulog ng mga katawan sa karagatan. Agad na napansin siya ni Captain Jack at sinabihan na maling estratehiya ang ginagawa niya. Pagkatapos ay binunyag ng bida sa lalaki na plano niyang saksakin ang puso ni Jones upang siya na ang maging kapitan ng Flying Dutchman. Nang sa gayon ay parehong maligtas ni Will ang ama niya at si Elizabeth mula kina Davy Jones at Beckett. Pagkatapos ay binigay ni Jack sa lalaki ang kompas niya at mabilis na hinulog sa Black Pearl upang makuha siya ni na Beckett sa karagatan habang nakakapit sa bariles. Maya-maya ay pinatawag ni Lord Beckett si Jones habang umiinom siya ng tsaa kasama si Will. Ang lalaki naman ay binalita kay Jones ang pagligtas nila kay Jack mula sa locker na labis na kinagalit niya. Pero si Beckett ay tinanong siya kung anong nalalaman niya tungkol kay Calypso. Pinaliwanag ng kapitan na ito ay isang goddess na mahilig magbigay ng sumpa sa mga tao. Nang nalaman niya kay Will na planong pakawalan ng Brethren Court si Calypso ay labis na kinagalit niya rin ito at binunyag na siya ang nagturo sa unang Brethren kung paano ikulong ang goddess sa katawan ng tao. Si Will naman ay sinabi kina Lord Beckett at Davy Jones na si Calypso ay nasa Black Pearl. Pagkatapos ay nakipagkasundo siya sa dalawa na pakawalan ng ama niya at ibigay ang kalayaan nilang tatlo nina Elizabeth. Kapalit nito ay tutulungan niya sila na makapunta sa Shipwreck Cove gamit ang kompas. Kinabukasan ay nakarating na sina Jack sa Shipwreck Island at dito binunyag ni Barbosa na alam niyang si Tia Dalma ang goddess na si Calypso. Upang makasigurado siyang hindi makakatakas ang babae bago nila mapalaya ang goddess sa katawan niya ay pinakulong siya ng kapitan sa lower deck ng barko. Maya-maya ay nakapasok na ang Black Pearl sa loob ng Shipwreck Cove at nakita nila roon ang Shipwreck City na may napakaraming wasak na mga barko. Agad na pinasimula ni Barbosa ang Brethren Court at sinabihan ng mga kapwa niya Pirate Lords na tipunin ang lahat ng kanilang mga pieces of eight. Si Ragetti ay binigay ang kahoy na mata niya dahil ito pala ang piece of eight ni Barbosa. Pero si Jack ay hindi binigay ang kanyang piece of eight at sinabing hihintayin muna niya si Southeng na dumalo sa meeting. Bigla namang nagpakita sina Elizabeth sa court at sinabing siya raw ang pinalit ni Feng na kapitan ng Empress ship bago ito masawi mula sa Flying Dutchman. Pinaliwanag niya sa Brethren na may traidor na nagbunyag ng lokasyon ng Shipwreck Cove at papunta na roon sina Davy Jones pati na ang hukbo ni Lord Beckett. Gayunpaman ay dapat na harapin nila sila at labanan. Ngunit tinawanan lang siya ng mga Pirate Lord dahil ang lugar na yun raw ay isang napakatibay na fortress. Si Captain Barbosa naman ay minungkahi sa Brethren na pakawalan ang goddess na si Calypso upang magamit nila ang kapangyarihan nito laban kina Beckett. Marami sa mga Pirate Lord ang tumanggi sa plano ni Barbosa pero may ilan sa kanila na sumang-ayon sa kanya at nagdahilan ito ng pagtatalo ng Brethren hanggang sa nagsimula na silang magkagulo at mag-away-away sa court. Maya-maya ay nagpaputok ng baril si Barbosa upang tumigil ang kaguluhan roon at si Captain Jack ay pinaliwanag na kapag nanatili sila ng ilang buwan sa Shipwreck Cove bilang depensa sa mga atake ng EITC ay kalaunan ay sila naman ang magpapatayan rito.
Kung papakawala naman nila si Calypso ay malamang ay hindi ito papanig sa kanila, kaya't ang pinakamainam na dapat nilang gawin ay sumabak sa gera laban kina Beckett at sa Flying Dutchman. Ngunit si Barbossa ay sinabing ang Pirate King lang ang makakapagdeklara ng gera ng Brethren Court ayon sa code nila. Pagkatapos ay pinatawag niya ang ama ni Jack na si Captain Teague na ang tagapagtabi ng libro ng mga Pirate Codes. Gamit ang libro ay kinumpirma ni Teague na tama ang sinasabi ni Barbossa, ilang saglit dahil walang naging Pirate King sa kanila mula pa noong unang Brethren Court ay agad na nagpatawag ng botohan si Jack kung sino sa kanila ang dapat na maging Pirate King. Ang bawat Pirate Lord ay binoto ang mga sarili nila maliban sa bida na ang binoto ay si Elizabeth. Kahit patuto lang Brethren, sa naging resulta ay napilitan silang tanggapin ang babae bilang ang kanilang Pirate King. Agad na sumang-ayon si Elizabeth sa bagong posisyon niya at nagdeklara ng gera laban kina Beckett at Jones. Kinaumagahan ay hinanda na ng 9 na Pirate Lords ang mga barko nila sa tapat ng Shipwreck Island, subalit nakita nila sa di kalayuan ang napakaraming barko ng East India Trading Company Armada. Kalaunan si Jack kasama sina Elizabeth at Barbossa ay hinarap sa isang maliit na isla sina Beckett, Will at Jones. Dito binunyag ni Lord Beckett ang lihim na kasunduan nila ni Jack at siya rin ang dahilan kung bakit napunta sa panig nila si Will. Si Jones naman ay nais pa rin ipagpatuloy ang kasunduan nila ni Jack na maging crew ng barko niya ng 100 taon. Ilang saglit ay naisipan ni Elizabeth na ibigay kina Beckett si Jack kapalit ni Will na sinang-ayunan ng bida. Ngunit tumanggi sa kanya si Barbossa at mabilis na nahiwa ang piece of 8 ni Jack na agad na kinuha ng alaga niyang unggoy. Gayunpaman ay napunta pa rin ang bida kina Davy Jones at ang babae ay sinabi kay Beckett na dahil pinatay niya ang kanyang ama ay matapang nalalaban sila sa kanila. Pero pagbalik sa Black Pearl ay pinadakip ni Barbossa sina Elizabeth at Will, pagkatapos ay pinalabas niya sa kulungan si Tia Dalma. Dahil si Calypso lang raw ang tanging makakatulong na mapanalo ang gera nila. Kinuha ng kapitan ang pendant ni Elizabeth at gamit ang lahat ng piece of 8 na nakolekta nila ay binigkas niya ang mga kataga na makakapagbalaya sa goddess mula sa katawan ni Tia Dalma. Binunyag naman ni Will sa babae na si Jones ang nagturo sa Brethren na makulong siya sa katawan na yun. Dito na unti-unting nakalaya ang diyosa ng karagatan na si Calypso at ginawang higante ang kanyang katawan. Agad na sinabi ni Barbossa sa goddess na ngayong natupad na niya ang kanyang pangako na mapalaya siya ay hiniling niya rito na tapusin ang lahat ng mga kalaban nila upang maligtas siya at ang kanyang mga crew. Subalit galit na nagbigkas si Calypso ng incantation at biglang naging alimango ang buong katawan niya na mabilis na kumalat sa Black Pearl at nahulog ang mga ito sa karagatan. Dito na nawala ng pag-asa si Barbossa, pero si Elizabeth ay hindi pa rin sumuko at sinabihan ng mga crew na itaas ang kanilang bandera at nagtaasan rin ng bandera ang barko ng lahat ng mga Pirate Lords. Nang magsisimula na ang magkabilang panig sa gera nila ay malakas na pinaulan ng si Goddess ang kalangitan at lumikha siya ng dambuhalang maelstrom o whirlpool sa gitna ng karagatan. Subalit ang Flying Dutchman ni Captain Davy Jones ay matapang na sumugod pa rin palapit sa higanteng maelstrom upang masugod ang Black Pearl na pilit na nilalayag nina Barbossa palayo roon. Pagkatapos ay inatake nila sila gamit ang kanilang mga kanyon at sina Elizabeth ay sinabihan ng mga crew na atakihin rin ang barko ng mga kalaban ng mga kanyon nila. Galit na nakipagpalitan ng putok sina Davy Jones sa Black Pearl habang mas napapalapit ang mga barko nila sa napakalaking maelstrom ni Calypso sa karagatan. Samantala si Jack na nakakulong sa lower deck ng Flying Dutchman ay nagkaroon uli ng hallucination, pero kalaunan ay nakaisip siya ng paraan kung paano makakatakas sa selda niya. Habang patuloy na nakikipagpalitan ng putok sina Captain Barbossa laban sa barko nina Davy Jones ay pumunta si Jack sa chamber kung nasaan ang baul upang kunin ang mga kagamitan niya. Pero nagtanong si Jack sa mga bantay na sina Murtagh at Mulroy na bakit sila nananatili roon kung maaari naman silang magpunta sa ibang lugar. Dito na nagtalo uli ang dalawa at ang bida ay sinamantala ang pagkakataon na yon upang palihim na makuha ang dead man's chest sa chamber. Kalaunan ng Flying Dutchman ay nagtamo ng matinding pinsala mula sa Black Pearl na kinabagsak ng karamihan sa mga sundalo ng EITC sa barko, pagkatapos ay mabilis na ginapos ni Jones si Mercer ng mga galamay niya upang tapusin siya at makuha ang susi ng baul. Maya-maya nang mas lalong nagkalapit ang Flying Dutchman at ang Black Pearl sa gitna ng maelstrom ay sumugod ang mga sinumpang crew ni Davy Jones sa barko ni na Will, pero matapang na nakipagsagupaan ang mga kasamahan nila sa mga kalaban. Ilang saglit si Jack ay nakita ni Jones na dala ang baul, pero mabilis na ginamit niya ang lubid ng barko upang makalayo sa kanila at makapunta sa taas.
Ngunit agad na napuntahan siya roon ni Captain Davy Jones at nakipaglaban ito ng espadahan sa kanya upang makuha ang dead man's chest. Sa sunod na eksena, sina Will habang nakikipaglaban sa mga sinumpang crew ng Flying Dutchman ay naisipang tanungin si Elizabeth kung nais niyang magpakasal sa kanya dahil maaaring yun lang ang tanging pagkakataon nila na makasal. Kahit naman nag-aalinlangan ang babae ay pumayag siya kay Will at nakiusap kay Captain Barbosa na ikasal sila. Kahit pa sa kasalukuyan na yun ay nakikipaglaban rin ang kapitan sa mga tauhan ni Davy Jones at sa mga sundalo ng EITC ay sumang-ayon siyang ikasal ang magkasintahan. Nagsumpaan sina Elizabeth at Will na magsasama habang nabubuhay at agad na diniklara ni Barbosa ang pag-iisang dibdib nila. Pagkatapos ay nagkahalikan silang dalawa sa gitna ng Black Pearl. Samantala ang dalawang kapitan ay patuloy na naglalaban pa rin sa taas at kalaunan ay nagawang maputol ni Jack ang galamay ni Jones na hawak ang susi. Ilang saglit ay naggabanggaan ang mga layag ng dalawang barko at ang bida ay kamuntikan ng mahulog mula sa taas. Malakas na hinagis ni John si Jack pero nakakapit siya sa lubid ng isang crew at agad na hinulog niya ito upang mabilis na mabaril ang kamay ng kalaban. Maya-maya si Will ay matapang na tumalon papunta sa Flying Dutchman at nakita niya sa daan ang baul, ngunit biglang inatake siya ni Bootstrap Bill dahil hindi na siya naaalala nito. Pagbaba naman ng deck ni Jones ay hinarap siya ni Jack upang ipagpatuloy ang laban nila, subalit malakas na napatalsik siya nito. Sa kasalukuyan na yun si Will na habang inaatake ni Bootstrap ay pinipilit niya sa ama na ipaalala kung sino siya. Ilang saglit si Elizabeth ay pinuntahan ang kasintahan niya sa Flying Dutchman, ngunit nakaharap niya roon si Jones. Matapang na nakipaglaban siya sa kanya ng espadahan, ngunit agad na napabagsak rin siya ng kapitan. Maya-maya si Will na nagawang matanggal ang espada ng ama ay napagdesisyon ng hindi siya tapusin at mabilis na sinaksak si Jones sa likod. Ngunit wala itong talab sa kalaban at kalaunan ay napatalsik siya nito. Si Jack naman na nakita ang susi sa daan ay agad na binantaan si Jones na sasaksakin ang puso niya. Ngunit walang awang sinaksak ng kapitan ang lalaki. Kalaunan ay naalala na ni Bootstrap si Will mula sa patalim na binigay niya sa kanya at galit na inatake ang kanyang kapitan. Pero si Jack ay naisipang ipasaksak sa kamay ni Will ang puso at sa wakas ay napabagsak na nila si Captain Davy Jones. Sa sunod na eksena, si Barbosa ay pinatanggal ang gapos ng layag nila sa Flying Dutchman bago pa sila mahila pababa ng Maelstrom. Kalaunan sina Murtaugh at Mulroy ay nagawang makasampa sa Black Pearl bago makalayo roon ang barko. Sa sunod na eksena, sina Jack at Elizabeth ay ginamit ang maliit na layag ng Flying Dutchman upang makatakas sila roon. Habang nag-aagaw buhay si Will ay nilapitan siya nina Bootstrap at ng mga crew ng barko at sinaksak ang puso niya upang gawing bagong kapitan nila. Ilang saglit ay nilamo na ng dambuhalang Maelstrom ang Flying Dutchman at nang nagliwanag na ang kalangitan ay nakabalik na sina Jack sa Black Pearl. Ngunit nakita nilang nandoon pa rin ang buong armada ng East India Trading Company at pinag-utos ni Lord Beckett na isugod ang Endeavor ship nila kina Jack. Pero maya-maya ay biglang lumitaw sa ilalim ng karagatan ang Flying Dutchman na si Will na ang bagong kapitan at ang lahat ng mga crew rito ay bumalik na sa dating anyo kabilang na ang kanyang ama. Labis na kinatuwa yun nina Jack at ang dalawang barko ay sabay na sinugod ang Endeavor ship ni Lord Beckett. Pinwesto nina Captain Will at Captain Jack ang mga barko nila sa magkabilang gilid ng HMS Endeavor. Si Beckett naman na labis na nagulat at natakot sa dalawa ay hindi magawang makapagbigay ng utos sa mga tauhan niya habang inaatake sila ng Flying Dutchman at ng Black Pearl. Walang humpay na pinasabugan nina Jack at Will ang magkabilang parte ng malaking ship ng mga kalaban at ang mga sundalo ng EITC ay napilitang tumalo na lang sa barko nila. Hindi nagtagal ay sumabog na ang Endeavor at nang nasabugan si Lord Beckett ay malakas na tumalsik ang katawan niya sa dagat na wala ng buhay at nakahiga sa kanilang watawat. Sa patuloy na pagsabog ng barko ay nagtagumpay sina Will at Jack na mapalubog ito sa karagatan. Kalaunan ay labis na natuwa ang mga crew ng Black Pearl nang makita nilang umatras na ang armada ng East India Trading Company. Sina Murtaugh at Mulroy naman ay napagdesisyon ng maging crew ng Black Pearl, maging ang iba pang mga pirate lords ay nagdiwang sa katagumpayan nila. Maya-maya ay malungkot na nagpaalam na si Elizabeth sa mga crew at kay Captain Jack. Habang si Will ay pinalaya na ang mga crew niya pati ang kanyang ama, pero napagdesisyonan ni Bootstrap na manatili sa barko kasama siya. Sa sunod na eksena ay nagkita sina Elizabeth at Will sa kalapit na isla at nakiusap ang lalaki sa asawa niya na itabi ang kanyang puso. Pagkatapos ay nagpaalam na siya kay Elizabeth at sakay ng Flying Dutchman ay naglayag siya papunta sa kabilang buhay. Sa sunod na araw ay pumunta si Jack sa Tortuga at inaya sina Giselle at Scarlett na sumakay sa Black Pearl. Ngunit napansin ng bida na wala na sa daungan ang barko at isang bangka na lang ang nandoon. Lumalabas na nagsagawa pala uli ng mutiny si Barbosa laban kay Jack at iniwanan nila sila ni Gibbs sa isla ng Tortuga.
Pero napansin ng kapitan na kinuha pala ng tusong si Jack ang navigational chart. Maya-maya ang bida ay nagsimulang maglayag sa karagatan ng mag-isa at gamit ang chart ay naisipan niyang pumunta sa Fountain of Youth. Sa post-credit scene, makalipas ang 10 taon si Elizabeth kasama ang anak niyang si Henry ay naghintay sa gilid ng Port Royal. Kalaunan ay nakita nila sa di kalayuan si Will na sakay ng Flying Dutchman. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan niyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari niyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag niyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan!